do you should you really address it kapag merong depressed, lalo na siguro sa kabataan? Oo. Number one talaga ako, ina-advise ko talaga ang family to be intervene. Constant. Yeah. Oo, constant in their love, support talaga. Pero, kasi this is a true medical problem. Yes. Pwede kang makawala. Oh, ibig sabihin, after a certain period of time, pwede kang bumalik sa... Yes. Sa dati mong, sa previous level mong of functioning. Level. Kasi ang depression, anxiety, they are highly treatable. Oh. Highly treatable sila. It's temporary, mataas ang recovery rate. So it's very hopeful na makakabalik sila. So temporary lang, temporary. But then it can also recur. Pwede din. Ako kumbaga, may period, isang taon, maayos ka. Pwede din. Bumalik ka sa dati mong vivacious self. Yes. Pero pwede din bumalik. Pwede. The year after. There are... and other stressful life events na which can trigger a recurrence na ng symptoms. Oo. So dapat very important kahit walang medicine sana, continuous yung what we call talk therapy with the doctor para mas ma-understand nila yung sarili nila. Ang dulo ng karaniwan, Dok, either you hurt yourself or you hurt others. Usually ano nangyayari pag meron kang mental health illness? Oo, in depression, ang anger kasi nila turn inwards. So they express it sa kanila, no? Sa anxiety 'yun, sa ano 'yun? Sa depression. Depression. Okay. So kung out why, naman towards the others naman, ano namang ano 'yun? Iba mental, naman 'yun. So baka it can be yung anger management, no? Yeah. Yes, no? Anger management that they become very impulsive. Oo, so hindi nila nako-control ang anger nila, so they can express it na in a more destructive. See, napakaseryoso po ng usapin. Yes. Thank you, Doc. Maraming salamat. Thank you. Si Dr. Joan Rifareal. Yes.